mga kaprobinsya, ipapakita natin sa inyo yung tinatawag natin na kakao na binuo sa plastic. Dalawang linggo na mga kaprobinsya dahil nga sa bagyo. Hindi, walang init kaya hindi natin nabilad. So ngayon, papakita ko sa inyo yung result niya mga kaprobinsya. Napakaganda po at syempre ready na sa pagbibilad nito mga kaprobinsya. Kaya ito na, panoorin natin. Ito na siya mga kaprobinsya, oh. Ayan, oh. So, pag ibilad natin to mga kaprobinsya, napakaputi na po ito. Ayan, oh. Dalawang linggo ito mga kaprobinsya na hindi ko binuksan. Nakabalot lang po ng plastic. Kasi nga, walang init. Mga kaprobinsya na i-ano natin yung kinakailangan may proseso yung pag ano natin ng kakao, yung paghanda ng kakao kasi nga ito ay para magkaroon tayo ng magandang quality sa buto or sa beans ng ating kakao. Kasi nga po yung magandang buto at maputi, siyempre mahal po ang presyo niyan. I-compare mo doon sa mga maiitim at nabubulok at nasisira ng mga buto. So ayan mga kaprobinsya, so kaya gumawa tayo ng mga paraan, gumawa tayo ng mga teknik para po yan sa ating kakao para magkakaroon tayo ng magandang presyo. So sa panahon ngayon, medyo mataas ang presyo ng kakao, so kailangan din natin gumawa ng mga teknik para po makamit natin yung gusto natin na quality sa ating liso or buto ng kakao. So ayan mga kaprobinsya. So ito mga kaprobinsya, maliit lang po pa yun. Maliit pa ang kakao natin kasi nga nag-uumpisa pa lang, selected pa lang na bunga ito, kinuha ko na. Gawa ng mahal yung kakao mga kaprobinsya at siyempre nag-uuna lang tayo para hindi nakawin. Mayroon kasing mga nakaw-nakaw dito mga kaprobinsya. Ang purpose dito mga kaprobinsya, ang ginawa ko is direkto saan ang ano natin, pagbilad. May iba kasing proseso mga kaprobinsya sa pagbilad ng kakao. Yung iba hindi nila idaan sa ano, mayroon silang ibang proseso. Pero dito sa atin, wala tayong ano na, ito na lang ginagawa natin direkto sa saan after na ilagay natin sa plastic. 1 week mga kaprobinsya, 2 weeks. Kaya mga kaprobinsya, 1 week or 2 weeks, pwede pa yung kakao natin na malagay sa plastic. Importante nakasara talaga ang plastic. Tapos pagka 2 linggo, pwede na nating ibilad pag may araw na. Pero kung walang araw, pwede pa rin isara pa rin. Kasi masisira at maiitim yung kakao natin. So yan lang po mga kaprobinsya. At maraming salamat po sa pagsusubaybay nyo. And sana po magpatuloy po tayo and please subscribe my YouTube channel BenzTV20, click ang notification bell dyan para updated tayo sa lahat ng mga video ng ating in-upload. Hanggang dito lang, maraming salamat, God bless tayo ay mabuhay.